back to original color tayo ng auto mo. Silver, kung ano nandyan. Buhayin lang ulit. Yung tama mo dito sa fender, you paint, nandun siya. Tinanggal na lang. Ilagay namin yung binili mo na surplus na fender. Back to stock tayo. Classic look lang tayo. Bukas. Wala kang intab-gintab. Ito papi, mawawala itong mga to. Oo, oh, mawawala naman yan. Eh, no? Bulok. Mga bulok. No? Pero ito papi, huwag mo bubugaan to, ha? Hindi. Rich potato yan. Bubugaan yan. Rolling na ba tayo? Rolling na ba? What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo, guys, syempre sa panibago video. Pero, like any other video, guys, no, syempre, simulan muna natin sa mga shoutout. So, shoutout natin itong mga taong to. Shoutout kay Sir Daryl Narvaez. So, yun nga, guys, naghanap tayo ng mga 90s car. So, if meron kayo dyan, PM nyo ako sa page or sa Facebook. Shoot natin yan, di ba? Shoutout din kay Sir Anthony Cortez, syempre. Tropa yan. Benjamin Ginayon. So, bagong subscriber. Sana na-enjoy mga vlog natin, no? Joshua Cebu, kapat Tomasino. So, thank you guys, no? Gagawin natin ngayon, guys. Medyo iba, no? Hindi tayo magre-review ng kotse ngayon. If tropa ko kayo, or if friend ko kayo sa Facebook, nalaman nyo na nabangga ako, guys, no? Nabangga yung kotse natin, yung Corolla. Fortunately, guys, safe naman. Wala namang nasugatan or something. May isa palang nasugatan, guys, yung wallet ko, no? Kasi, syempre, gumastos tayo, guys, yung pagpapagawa ng Corolla natin. Eh, yun nga pala, guys, para sa mga hindi pa may alam, nagdadrive ako ng 1989 Corolla. All stock lang noon yung pormahan, guys, pero sariwa kasi yun, no? Ito yung itsura, guys, no? Ito yung itsura ng banggaan. Ang mga natamaan lang naman sa akin is fender, tinamaan din yung corner light, bumper, tsaka yung chin, guys, yung chin. Chin, nabasag na, guys, no? Wala na tayong chin. And corner light, nabasag rin. So, bumili tayo ng bago. Ito yung corner light natin. Nakakuha natin. Ito, guys, no? Corner light natin. So, ayun nga, bumili na tayo ng kuhito, guys, na corner light. Sasalpak natin ito dun sa Corolla natin. And yung aksidente, guys, is matagal na nangyari yun. Parang 2 weeks ago. Nangyari yun 2 weeks ago, pero naghahanap ako ng solidong paint shop na gagawa ng Corolla natin. Kasi syempre, ang naisip ko, since may mga fading na rin yung Corolla ko, hindi naman na siya original paint, guys. Sariwa pa kasi. Ang maganda dun sa Corolla ko is puro ano siya, guys. Puro siya lata talaga lahat. Parang ganito. Lata talaga yung lahat, guys. So, walang masilya. And para naman sa mga magtatanong kung paano ako na-aksidente is... Ang kabanggaan ko is Vios, Toyota Vios. So, galing siyang Shell. Palabas siya ng highway sa C5. So, may Shell C5. Pipicturean ko na lang ito yun. Ang nangyari, guys, is palabas siya ng gas station. Tapos, 4 lanes kasi, di ba, 4 lanes. So, 1, 2, 3, 4. So, nasa 3rd lane ako, yung labas niya is patusok na ganun. Which is dapat, first lane ka lang, di ba, papasok. Pero yung labas niya is patusok. Hindi ako nag-preno kasi parang tumigil siya. So, akala ko, gi-give way na siya, pero umandar din. So, siguro nagpanik, di ko alam. Pero all good naman na, guys, so wala nang problema, okay na yun. Problema lang natin ngayon, guys, syempre is yung pambayad, diba, sa natin hanapin, diba? De, pero joke lang, mura lang naman yung presyo yung binigay sa atin ng paint shop. So yun nga, pupunta natin mamaya dun, tignan natin ano update. Okay, guys, so nandito na tayo sa paint shop, guys, kung saan ko napiling dalhin yung kotse ko. So ang napiling kong paint shop, guys, is Carbon Department. Ayan, kung makikita nyo, din lang ako siya kahapon ng gabi ata. Actually, gulat ako, guys, pagdating ko, sinisimulan na. So, ayun ko, ganun ba sila ata kabilis? Di ko alam, pero mas okay yun, guys, so, mas okay para masimulan agad. Alaman agad ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat ayusin and shit, di ba? So, sisilipin natin ngayon, tingin natin ano yung progress. Let's go, tara. Sleepin natin. So, ayun na. Ito na yung kotse natin, guys, oh. Para ipakita sa inyo ano yung ginawa. Ito yung dating fender. At tama, ito yung papalit na bumper. Ito yung nasira. Bangga kasi ako, guys. Siyempre, na-disalign yung mga lining, yung mga guhit sa mga sasakyan. Pero dito, na-align agad. Gulat ako, guys, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Flush agad, guys, oh. Tapos sa kabila. Kasi yung kabila, hindi rin ganun kaganda yung lining. Pero ito, ayos agad, oh. Diba? So, hanapin natin yung owner, hanapin natin. Musta, balita? Long time na kasi, bro. Peace bomb. Nalala mo dati, syempre, shoot natin yung sasakay mo, diba? Oo, ayun. Pero hindi pa nakaturbo yun, diba? Oo. Ngayon, nakaturbo na. Ayun, guys. Silipin natin. Ayun, oh. Balita sa buhay-buhay natin. Ito, okay naman. Busy dito sa shop. Busy. Pops,
Nakuwento mo sa akin kasi di pa may shop ka. Nung nag-shoot tayo, nakuwento mo sa akin may shop ka, di ba? Uh-huh. So syempre, kailangan suporta. Dito tayo papagawa, di ba? Oh, salamat, salamat. So, Pops, subscriber, pasok kayo dito na mga sa Kenyo. Tagating discount. Para sa mga magtatanong, kasi syempre, maraming manonood na ito. Paano ba makikita yung Carbon Department? Saan ba to? Meron kaming Facebook page. Pwede nyo i-like yung Facebook page. Search nyo lang, Carbon Department. Like nyo lang, and then contact numbers namin na andito. Sa tarpaulin, if ever. And then location namin, Felix Ab, Cainta. Sea Oil lang, isa lang Sea Oil dito. Landmark lang Sea Oil. Sea Oil. So pagkapasok kasi guys, pagkapasok Sea Oil. Yun na yun, sa loob kami Sea Oil. Hindi ka na maliligaw pag nakita kami Sea Oil. May nakita isa lang Sea Oil sa Felix Ab, hindi kayo maliligaw. Diretso na, no? Oo. From Santa Lu, U-turn lang sa may dito, Vista Verde, Gate 2. U-turn. Sea Oil na, no? Pag galing naman junction, dire-diretso lang, pasok ng Felix Ab, sa right side nyo, Sea Oil. Mga 2 to 3 weeks guys. Hintayin natin yung auto ni Rich. Papaganda yun namin yan. So Paps, anong ina-expect natin sa kalalabasan ng sasakyan ko? So, back to original color tayo ng auto mo. Silver, kung ano nandyan. So, ibubuhayin lang ulit. So, yun. Back to stock tayo. Classic look lang tayo. Classic lang, no? And then, clean look, syempre. Clean look, pero ikaw, Paps, naka-turbo, no? Loko mo ako, ah. Pero Paps, pati yung engine bay ng gilid, no? Yung gilid. Bubugaan namin yan. So, pakita natin. Yung gilid, bubugaan din yan. Hindi ko alam paano gagawin yan eh, pero... Discarte na ni tatay natin yan. Bato kasi yung mga wiring dyan. Hindi ko alam paano gagawin yan eh, pero... Ito, iyan ha. Saka ito, tatanggalin. Oo, ano ba yung mga nakita mong mali? Dami. Bigyan na, bugyan mo ka example. Gas, normal, siya kupas. Oh, ay no, kupas guys to. Kupas guys. Kasi dapat, Pops, may makintab, no? Ano kasi guys, no? Dapat yung sasakyan, kita yung reflection ng ilaw. Ikaw, pwede ka manalamin. Saka ako, pwede manalamin. Pero ang nakita ko na lang makintab dito guys is yung pintuan na to. Na medyo hindi pa rin makintab, ha? Yun lang, pero dito... Balat suha na to. Nire-paint na. Ay no, para siyang ano guys, eh. Parang orange, Pops. Tama, no? Parang balat na orange. So lahat yan magiging makintab, no, Pops? Oo, lahat yan. Lahat yan. Bubong, wala nang halos kintab. Actually, wala talaga, no? Pero maganda dito, walang bulok na bubong. Oo, ano talaga? Lata, no? Patukin mo nga yung papi. Lata yan, lata. Lata. Fender, lata rin. Lata lahat. Hindi ko na, wala masyado dito. So, trunk, check natin. Ito, medyo kinakahiya ko to, eh. Kupas. Walang kakintab-gintab. Ayan, no, diba? Tapos dito rin, wala na. So ito papi, mawawala itong mga to. Oo, mawawala naman yan. Eh no? Mga bulok, no? Mawawala. Pero ito papi, huwag mo bubugaan to, ha? Hindi. Rich potato yan. Bubugaan yan. Magtatatak tayo ng carbon deck na singer. Siyempre. Okay lang ba yun? Pops, tinatanong pa ba yan? Matik yan. Oo, kahit dito sa gitna. Nalitanot lang. So ito si papi, ano ginagawa niya ngayon? Ayan, binabaklas niya yung ano sidings mo sa door. Para, ayun. Malinis pagbuga. Tapos yung loob din, papi, kasama yun? Oo pala, kasama yan. Yung ng doors mo. Okay. Ah, sa iba hindi na sinasama, no? Oo, sa iba. Parang ginagawang taxi, no, pag boss. Parang pula, no? Ayan, kasama yan, kasama. Guys, we're in good hands, no? You're in good hands. Tama, no? So, kasi ako, Pop, ako kasi, matagal ko na, na-review ko na yung kotse ko dati pa. Pero, hindi pa... full talaga kasi marami pa rin ako binago, di ba? Tsaka hindi ko pa rin napapapinturahan. Pero ngayon, maganda na i-review, Brad. Oh, bakit na-hype mo lang ako, Pops, ha? Sigurado tayo dyan. After niya, pa-engine wash mo na. Matik! Matik, no? Pero yung engine swap, hindi kasi wala tayong budget. Titulok lang tayo. Titulok lang, titulok no? Lang. Okay na yan. So next time guys, babalik tayo. Check natin ano mga pinagbago. Progress. Progress. Tignan natin ano yung mga proseso. Kasi syempre gusto ko rin makita anong itsura, di ba? Tsaka maganda dito guys. May pwesto. Kasi sa iba pa, ano eh. Open. Ang mahirap. Ano ba mahirap? Ano ba maganda sa ganito may pwesto? Siyempre, enclosed na hindi ka maanggihan. Yung mga ano, dust sa labas, yung mga alikabok ba? Oo. Siyempre, yun. Yung wala sa kalye, wala kami sa side street. Yung maganda rito. Yung mga paint shop, nasa side street lang. Oo. Kaya mura. Iba kasi talaga pag may pwesto. Oo. Diba? Pero hindi kami mahal. Oo, mura. Kaya sabi ko lang na iba pa rin pag may pwesto talaga. Quality pa. Oo. Pag-usapan natin yung carbon department. Ano ba meron dyan? Carbon department. So, nagka-carbon kami. So, yung unang, yung vlog nga sa akin ni Rich, yung auto ko yun, yung gawa namin. Kabilang room, dito na yung production ng carbon namin. Dito, paint room. Ito yung paint room namin. So, close to,
para hindi siya maanggihan. Oo. So nag-sticker din kami, decals, panoramic roof, hood wrap, fender wrap, any wrap na sticker. Kaya na namin gawin. Basically, Pops, carbon talaga ginagawa nyo, no? Carbon. Oh, pinasukan na lang namin ng paint shop kasi sayang space. Ang laki. Oo. So, sabi ko, ang mga partners ko, makasama ko, pass tayo ng paint para maximize yung space. Kasi kaya ako personally pinili dito. Kasi si Papi, alam ko, ano to eh. Metikuloso eh, diba? Sobra, Brad, sobra. Hindi pwedeng pwede na, Pops, no? Kasi tinatrato namin yung mga kliyente namin, mga kotse ng kliyente, na parang sa amin. Ayaw naman namin i-release yung auto, may flaws or may something na, ano, may makikita. Hindi pwede yung okay na yan, diba? Hindi pwede ganun, no? Quality yung lagi tayo. Oh, kahit matagal, okay kahit lang. Kahit matagal, okay lang. Basta quality. Hindi kami nagmamadali ng trabaho. Oh. Kahit sabihin marami kaming nakapila kliyente, maraming talagang pipila sila sa amin. Kasi ayaw na yung madaliin ang trabaho dito eh. Hindi pwedeng madalian sa paint, maselan. Kasi syempre, ang ano dyan, bigatin dyan yung pagpapatuyo, Pops. Oo, syempre. Pagpabuga, ilang araw pa para patuyuin. Oh, kailangan may ganitong area, Pops. No? Enclosed talaga. Enclosed talaga, bawal maanggihan. Kahit yung mga, ano, hindi pwede pumasok mga daga, Pops. No. Ang nakita kong maganda dito, Pops, is kasi ako, personally, may mga tropa akong naka-carbon eh. Pag nagpalit sila ng carbon wood, medyo nakaangat eh, di ba? Pero ito, kita ko yung sa'yo, Pops, produkto nyo to, di ba? Amen to lahat. So, tingin natin guys, silipin natin. Ayun o, pucha. Fitment yan. Fitment number one. Tsaka ang kintab, no? Yung kotse kasi guys, may linya yan, di ba, Pops? Dapat diretso yung groove, di ba? Oo, tsaka yung fittings nga, yung mga gaps na yan, yan lalo sa fender, critical po. Asan dyan? Asan? Pakita natin. Ayun no. Usually, yung papangit ng fitment ng iba, kailangan yung mga gaps. Para gusto ko lang makita ano ba tsura sa loob, pwede ba natin pasukin? Oo, pwedeng. Tara, silipin natin. Matumi lang guys ha. Ang mga production nito, carbon fiber parts. Ginagawa yung mga carbon fiber. Dito yung paint room, sa kabila yung kanina. So ito, dito tayo. Exacting gumagawa namin. Ito, sa Honda Civic ESI, yung trunk. So, tailgate ng Jazz. Ah, yung sa likod? Sa likod, oo, ng Jazz to. Jazz GK. So, kung may, ano, mga subscriber natin naka-Jazz, yung bar lang. Tapos ang kintab, no? Oo, actually... Tapos na yan, ganyan nakakintab yan. Hindi pa, meron pa. May last buffing pa, finish pa to. Pero na-buff na siya, initial, so... Ito parang salamin, no? Babuff pa ulit yan. Kasi parang nakikita namin medyo hazy pa dito, mga ganyan. Siyempre, kailangan, check namin yan. Bawat detail, boss, bawat singit, no? Bawat singit. Hindi pwedeng may makakalusot. Saka yung mga ganito, boss. Yan, ito. Pops, anong meron dito? Ba't parang may glue? Ito kasi kakabunot lang sa molde. So, pag binubunot sa molde yung mga produkto, di may iwasan na meron talagang konting retouches. So, like that. Retouch yan. Papatakan namin ng resin yan. Para maayos ulit. Yan, mga resin yan. Kaya pala may mga ano. So, yung tape para hindi tumapon. Para hindi tama. Para hindi mag-overflow. So, ano gagawin if a flat? Ganun. So, after nyan, gagrinderin, silihain. Yun nga, if a flatten, tama. Okay. So, ba't may nakakalas na WRX dyan? Ito yung project namin na carbon face. Ito, soonest dapat lubas na to. So, possible March 20, buo na to. So, ito yung bumper nya. Retouch din. Ayan, mga retouch. Yung sinasabi ko sa mga resi, mga patak. Pero ito, magano siya, fa-flat, no? Magpa-flat, oo. If a-flat yun yan. Ito, fender, hood, bumper na lang kulang. Bumper na lang kulang, carbon face na to. So, ito na lang inaantay. So, lalabas na rin to. Ang ganda na ito, Pops. Kumbaga, alam ko ito yung first ever na STI na naka-carbon face. Wala pang gumagawa na carbon face ang alam ko, sa ngayon. So, kayo lang? Yun, oo, alam ko. Yun pa lang ang kalakasan, Pops, no? Kami pa lang. Yun, mga molde ng Jazz. Ito ano to, Papi? Fender ng Jazz. Bios. Ito. Bios. Ito, tapos na to. Tapos na. Tinto bu. Tapos na. Oo. Diba? Tapos na. Ito parang ano, Pops, oh. Tingnan mo dito. Kala mo salamin eh. Yung pala, hood pala, ano? Hood ng Jazz. Ito, Pops, ano meron dito? Anong ito scenario dyan? Ito na yung preparing ng produkto. So, pag magpe-prepare ng produkto, molde, bubugaan ng parang wax na tinatawag. After nyan, papatuyin yung wax, and then lalatagan ng carbon cloth. After carbon cloth, papatungan ng fiber mat pang patibay. Like that. Fiber mat. Fiber mat. Yan yung fiber mat. Yung carbon cloth, yan. Yung nakikita nyo na yan na... Yung black. Na black. Pasilip na rin natin. Tara. You know. So, ito yun! Ito yung tela na carbon. Ito yung mismong carbon na nakikita natin. Yung nasa taas? Oo, yung finished product na. Okay. Ito pala yung tsura na ito. Yan yung carbon cloth. So para sa mga nag-wonder paano ginagawa,
Ito si Papi Tela, Gabe, oh. Tela siya. Tela, no? Tela. Lalatag yan. Ito, anong hood to? Ah, ito yung sa Lancer, si Dia. Ibulok. Ibulok top. Kinustomize namin to. So, actually, kami lang din ang meron itong ibulok ng Lancer, si Dia. Oh, ito. Pops, ito, table naka-carbon. Tama ba? Carbon yan? Oo, carbon yan. Legit yan. So, actually, lahat naman pwede natin gawing carbon. Yeah, if you want, pwede. Molde yan lang. Basta mag-ilang sobrang lambot yung paggagawa ng molde. Wala na ata kayong makarbon, Pops, ah. Pati table, kina-carbon nyo. Table, kina-carbon. Ano, ano? Carbon-carbon is fine. Pops, ito, anong meron dito? Yeah, ito yung ribs ng trunk ng ESI. With, ah, carbon din. So hindi na. So parang yung batna. Ito na yung sa likod. Pag binubuksan natin yung trunk, parang may ring. Ah, okay, okay, okay. Ay, ganito. Ito. Tawag dyan, ribs. So, ba't hindi pwede yung bakal dati? Hindi na, oo. So, ah, kasi mababasag. Kaya katibigat. Kaya tayo nag-carbon fiber eh. Pops, silip na rin ah. Madumi, Pops ha. Puta. Malikabok sa shop eh. Kakaiba yung makina, Pops. Ang daming nangyayari, no? Sik-sik. So ito yung intercooler. Oo. Ah, para hindi na siya nasa ilalim, no. Naging car review, no. naging car review ah. Carbon department, like niyo sa Facebook namin, then message lang kayo sa page Carbon Department for your inquiries. So ayun, marami tayong mga ano na dito, pwede nang gawan ng carbon fiber. If ever wala naman, pag-usapan natin, gawa natin paraan, mandihan natin. So Pops, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout ko sa family ko, mga friends ko, sa buong staff ng Carbon Department. Shoutout guys, napaka good job nyo, napaka sipag nyo. Kay tatay na napaka brang tingkol ako si tatay na hihintaw namin. Napakasipag niyan guys. Sobrang biyasaan niya lahat. Nasa kanya na. Latte ho works. Paid. Kaya-kaya ni tatay. Parang Pablo Picasso ng kotse, no? So, Pops, mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Pwede na yan. Pwede na, no? 3 weeks. Lalakad-lakad muna tayo ngayon guys. So, wala tayong sasakyan. So, kita-kita tayo sa mga susunod na video guys. No? And peace out. Salamat. Peace.